Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng isang version ng bistek. Kaya para dyan sa mga mahihilig sa bistek, ako para sa inyo itong ating recipe. Pero sandali lang ah, bago tayo tumuloy, may mensahe lang ako sa mga kaibigan natin na hindi marunong magtagalog para lang lalo nilang maintindihan itong ating ginagawa. To our non-Filipino speaking friends, I have the complete recipe written in English in the description of this video. Just check it out. You'll see everything that you need to know. So I have there the complete recipe, the complete ingredients, and the procedure. And I also included the link to our website, which is panlasangpinoy.com. And if you visit the website, you'll see every recipe that we have. And if you have questions, just let me know. I'll be happy to help. Ayan, mabalik na tayo. Ang tawag natin dito sa ating lulutuin ay chicken bistek. Ito yung mga ingredients o yung mga sangkap na gagamitin natin. Boneless chicken breast. Sibuyas na pula. Kailangan din natin ng calamansi. Pwedeng lime, pwedeng lemon. Ito naman yung toyo. Bawang. At gagamit din tayo ng asukal. Bukod dito kailangan natin ng ground black pepper. Ang asin ay optional. At eto naman na, nilista na natin yung mga sangkap na yan. Para nang sa ganun, magabayan kayo sa pamimili. Handa na ba kayo? Yung mga ingredients, kompleto na. O di okay, tara, mag-umpisa na tayo. Ihanda muna natin yung chicken breast. Pagsasamahin lang natin ito, pati na rin yung ground black pepper o yung paminta. Maglalagay din tayo ng calamansi juice. Pagdating sa dami ng paminta, nasa sa inyo kung gaano karaming ilalagay. Ito yung dalawang perasong calamansi na pinigyan ko lang. Pwede kayong gumamit ng lemon o ng lime. Ito naman yung toyo o yung soy sauce. Sa makatuwid ng ginagawa natin ay pinagsasama-sama lang natin yung manok at yung mga marinade ingredients. Pagkatapos ay paghahaluin lang natin ito. At haluin lang natin mabuti. Pero hindi pa dyan nagtatapos yan eh. Ibababad pa natin ito ng minimum na 30 minutes. Mas matagal, mas maganda. Nang sa ganun ay mas ma-absorb ng manok yung lasa ng marinade para talagang maging napakalasa nitong ating chicken bistek. After nating ma-marinate yung manok, ay magpapainit lang tayo ng mantika sa isang pan. At sa oras na uminit na yung mantika, ipiprito lang natin yung manok. Ito yung manok na kakababad lang natin. Pero kapag dating sa pagprito, hindi naman natin kailangan itong lutuin ng mabuti. Isang minutong prito lang sa bawat side o sa bawat bahagi ng manok. Makalipas ang isang minuto, baliktarin na natin. At ganun uli yung gagawin natin. Pagkabaliktad ng manok, itutuloy natin ang pagprito dito sa opposite side ng isang minuto pa. Itong pagprito ay nagbibigay ng magandang texture sa manok at nakakatulong din ito para ma-improve yung lasa. At this point ay ready na to. Tatanggalin lang natin yung manok at ilalagay ko lang sa isang malinis na plato. At iset aside muna natin itong manok. Kumbaga itatabi lang natin. At itutuloy lang natin yung pagluto. Dahil nga medyo nagamit na natin yung mga mantika, magdadagdag lang tayo ng konting mantika pa. Pabayaan lang natin uminit uli yung mantika. At sa oras na uminit na, idiretso na natin ilagay yung sibuyas. At igigisa ko lang ito ng mga 35 seconds. Pagdating sa sibuyas, ang gamit natin dito ah, yung kalahati lang ng buong sibuyas na nasa recipe. Pwede kayong gumamit ng pulang sibuyas sa inyong ideal. Pero kung wala talagang pula, pwede kayong gumamit ng kahit puti o dilaw. At ilagay na rin natin yung bawang. Itong bawang naman ay chinap ko lang. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa maging light brown na yung kulay ng bawang. At ready na to. Ilalagay ko na yung manok. Ito yung na-pan-fry na natin ang manok.
At habang pinapa-cool down yung manok, mapapansin ninyo yung mga juice na galing sa manok ay tutulo dun sa plato. So isasama natin yan, dahil napakalasa ng juice na galing sa manok. Itutuloy ko lang ang pag-isa ng mga isang minuto pa. At siguraduhin din ninyo na yung natirang marinade ay hindi ninyo tinapon. Dahil gagamitin pa natin yan. At speaking of marinade, ito na yung tamang panahon para ilagay ito. Ito yung natira nating pangbabad o yung marinade nga na pinagbabara ng manok. Maglalagay din ako ng konting tubig. At pabayaan lang natin kumulo itong mixture. Haluin lang muna natin. Alam nyo, kailangan pa nating lutuin itong manok. Dahil nga, di ba kanina pinirito natin pero mabilisan lang. Kailangan natin itong lutuin ng tuluyan at the same time dapat lumambot pa yung manok. Kaya ang gagawin ko, tatakpan ko lang itong ating lutuan. At itutuloy ko lang ang pagluto between low to medium heat ng 30 minutes. Kung sa tingin ninyo medyo nagkukulang na yung liquid, pwede kayong magdagdag ng tubig. Yan, and after 30 minutes, ready na to. Ilagay na natin yung natirang sibuyas. At ito ay importante ha. Sisiguraduhin natin na dumidikit yung sibuyas sa sauce o doon sa liquid. Nang sa ganun ay maluto ito kagad. At ang isa pang reason dyan, yung lasa rin ng sibuyas, kakapit doon sa ating sauce para mas maging malasa pa to. Kapag mas malasa yung sauce, syempre mas masarap itong ating chicken bistek. Ngayon ay ready na tayo para timplahan itong ating dish. Maglalagay lang ako dito ng ground black pepper. At nasa sa inyo, no, dahil naglagay na tayo ng ground black pepper kanina doon sa marinade, pwedeng konti na lang ang ilagay natin, pero kung mahilig talaga sa paminta, pwede ninyong damihan pa. At bukod sa ground black pepper, naglalagay din ako ng konting asukal dito sa ating dish. So ito na yung asukal. Yan, at pagdating sa asin, optional ingredient na lang natin yan. Dahil nga naglagay na tayo ng toyo, para sa akin, yung alat ng toyo ay sapat na. Pero kung gusto ninyong mas maging maalat yung inyong dish, pwede kayong maglagay ng asin. So nasa sa inyo. Haluin lang nating mabuti. Sisiguraduhin ko lang na humalo na yung nilagay natin na ground black pepper at asukal dito sa sauce at dun sa ibang mga ingredients pa kagaya ng manok at kagaya ng onion. At pagkatapos na, itutuloy lang natin ang pagluto pa ng mga 3 minuto. And at this point ay ready na to. Ilipat lang natin ito sa isang serving plate o sa isang serving bowl at i-serve na natin. Para sa akin, napakasarap nitong iulam sa bagong lutong kanin. Yan, eto na ang ating chicken bistek. Tara, kain na tayo! Nakita nyo naman, simpleng-simple lang at napakadali lang lutuin, ano? At masarap pa yan. Lalo na kapag ipapares natin ito sa mainit na kanin, yung tipong bagong luto. Yung pagka sandok mo pa lang sa lutuan, yung umuusok pa. Ilalagay lang natin sa plato yung mainit na kanin, sabay ilalagay natin sa ibabaw itong chicken bistek. Solve na! Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa Panlasang Pinoy. Lalong-lalo na sa pagnood ng video na to. At dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, iniimbitahan ko sana kayo. Ito lang yung gagawin natin. I-check nyo itong video, di ba? Titingin ko sa ilalim ng video, may makikita kayo. Subscribe button. I-click nyo lang yan. At after clicking the subscribe button, i-allow nyo lang yung notification. Para nang sa ganun, ino-notify kayo ng YouTube tuwing meron tayong video na ina-upload. Yan, ha? At bago ang lahat, magpapasalamat muna tayo sa ating mga kaibigan na walang sawang nagko-comment at nagsishare ng mga videos natin. Eto, meron tayong mga piling babatiin ngayong araw na to. Hello kay Risa Benedicto at kay Wu Fei Chang. Hello rin sa'yo, Ranel Ranz Bungayan. Kay JCM Manlapas at kay Mitchell Cadigoy. Hello rin sa'yo, Romeo Diocton at kay Lacamento Michelle. Hi, Chonalyn Castillo at kay Mitch K. Hello rin sa'yo, Riz Belt and K. Coughlin. Ronron Green and Minoch Caros. Hello sa inyo. Pati na rin kay Mixed Studio, kay Honey Elisan,
at kay Jennifer Somoza. Yan, maraming salamat ha, sa walang sawa ninyong pag-comment sa ating mga video. Kung meron kayong gustong sabihin, meron kayong mga suggestion, may feedback kayo o may tanong, mag-comment lang kayo. At magkita-kita tayo ha, sa ating susunod na video. Aasahan ko yan, ha? O paano? Hanggang sa muli!